So pindutin nilang yung seat mode for 3 seconds para pupunta tayo sa settings niya. So ito is first settings is yung pulse counter niya. Tapos bali ito yung nagka-count ng coins. Tapos press again yung set mode button. Tapos ito yung second na sa settings is ito yung paano mag-set sa time, if by minute ba or by seconds. So ang 0 is seconds, then yung 1 is minute. So bali yung meron dito is yung may up tapos may down button. So pag press ng up is magwa 1. So yung 1 is for seconds, tapos yung 0 pag na-press natin yung down is magiging 0 is for seconds. So bali try natin yung sa seconds para ma-set natin by seconds. So press again yung set mode para mag-continue. So now nakaset yung timer ko dito ng 18 seconds. So bali yung first ko na set kanina. So if mag-press ako ng up, so nag-increase yung time. Pag down naman, magde-decrease yung time. So bali set ko ng like example for 50 seconds. So tapos yan, pag okay na, so i-press nyo lang yung set mode button again para mag-continue. Tapos yung ito naman, the next settings is for the speed sa time. So normally ganun pa rin, pag up is mag-increase. So bali maximum niya is 90% yung speed. Bali mabilis pag malaki yung value niya. So normally pag 0 is yung normal na speed ng oras. So example 1 lang para hindi masyado mabilis. Okay, so pag press pag okay na, press nyo ulit yung set mode. So ito namang settings na to is bali di ba meron tayong pulse counter. So ito yung mag re-reset or ng time. I know what I mean is yung mag-reset ng count sa pulse counter. So kung 1 is mare-reset yun back to 0. If 0 stay the same lang yung value niya. So pag 1 is mare-reset yun. So test natin. So again, press again the set mode para mag-continue. Okay. Kabit ko lang yung sa coin slot. Please, i-try natin yung 50.